Okay, I think naka-live na tayo. Ayan. So, magandang hapon. Okay, ito na naman tayo sa another episode ng Usapang Negosyo. Dito lang yan sa Learn with Clint. Okay, so ngayon, yung guest speaker natin is isang online business coach. Okay, at with more than, I think, 5 years of experience, okay, sa internet marketing industry. So, wag na natin pagtagalin ta, okay? Bago yun pala, yung topic natin ngayong hapon is yung isi-share sa atin ng guest speaker natin, okay, na is yung top 5 passive income ideas. Ayan, so sa mga gustong magsimula, okay, kanilang online business. So eto yung mga ideas, okay, 5 ideas na pwede nyong sundan, okay, para makapagsimula na rin kayo ng sarili nyong online business. At syempre, etong guest speaker natin, isang entrepreneur, okay, with passion, marketer, funnel hacker, okay, part-time YouTuber din po siya, at syempre, full-time father. Over the last 5 years, okay, he already built a following of more than thousands, okay, thousands of entrepreneurs. So, wag na nating patagalin pa, papasukin na natin si Coach J. Gregorio. Ayan. Okay, Coach J, andiyan ka na ba? Yes, yes. Good afternoon sa lahat. Ayan. Thank you Coach Kelvin Clint sa pag-invite sa program mo dito sa Usapang Negosyo. Napakagandang campaign. Say more on business ang pinag-uusapan. And ang maganda is nakakapagbahagi ka through other people's experience, ng mga advice, mga tips na alam nating makakatulong sa mga makakapanood ng video mo. Ayun. Okay, so ayan, so ngayong hapon, ayan, Coach J, magandang hapon ulit pala. At thank you din sa pagpapa-unlock, okay, na maging guest speaker ngayon dito sa sa Usapang Negosyo. At alam ko naman kung gaano ka busy. So ayan nga, sabi ko kanina, merong i-share si Coach J ngayong hapon sa atin, yung top 5, okay? Income ideas, okay, or online business ideas na pwede niyong simulan. Okay, pwede niyong gawing part-time, okay? Side hustle habang nagtatrabaho kayo at pero gusto niyong makapagsimula ng sarili niyong online negosyo. Ayan, pakinggan natin ngayon si Coach J, okay? Habang at ipapaliwanag niya sa atin. Okay, sige Coach J. Yan, sige. Thank you Coach Kelvin. Siguro before we start, gusto ko muna magbigay ng konting background about myself, my short story, paano ko nagsimula. Nagsimula ako dito sa industry ng online marketing 2016. So, ayun yung mga time na nagre-research na ako pagdating sa mga ideas, paano ba kumita online, how to make money online, passive income. So, nung nag-start ako, nasa OFW ko nung time na yon, 2016. So, nagre-research na ako. So, sinasabay ko, ang nakita ko nung time na yon is talagang affiliate marketing. Wala pa akong ibang idea about sa mga other online business. Affiliate marketing 2016. So, yun yung kauna-unang business industry na pinasok ko online. Tapos, 2017, nung time naman na nauwi na ako dito sa Pilipinas, so, for good na hindi na ako nakabalik ng ibang bansa sa merong reason dahil hindi ako nakabalik. So, kaya wala na akong ibang choice kundi mag-focus dun sa business na ginagawa ko, which is affiliate marketing. So, nagdadalawang isip ako nun, pwede siguro balik na lang ako sa pagiging empleyado nung time na yun, 2017. Kasi, talaga, nung time na yun, wala akong coach, wala nag-guide sa akin, wala akong mentor. My own sariling sikap sa learning, sariling sikap sa mga YouTube videos, nanonood ng mga content para matuto. Pero I decided na i-pursue talaga yung online business. So inaral ko siya
Tapos doon na nagkaroon ako ng mga kakilala na tumulong sa akin paano magpalago ng online business. So yung i-share ko sa inyo is hindi galing sa books, hindi napanood ko lang. Ibig sabihin yung mga i-share ko sa inyo is from my experience. Yung mga ginawa ko talaga, yung mga na-experience ko. And dun sa top 5 business ideas o passive income ideas na pwede mong simulan, pwede kayong mag-ask ng question. So habang mamaya after the, siguro mag-ano tayo ng Q&A para medyo maganda rin yung ating live stream. Q&A at the end of the live stream. So any question about dun sa mga i-share ko, malay nyo ginagawa nyo na siya or may plano kayong gawin yung business model na yon, makapag-share pa kami ni Coach Kelvin sa inyo ng mga tips, advice, paano kayo makakapagsimula ng tama. Okay? So, passive income ideas or online business ideas. Sa online, kapag nag-type ka sa Google ng how to make money online, ang lalabas doon is million results. Pag-check mo yan sa Google, ang dami. So, kaya hindi mo alam kung ano yung sisimulan mo. So, kaya mangyayari, hindi ka makakapagsimula. And sa online, marami rin mga makikita ka na yung iba nga nakakalusot, di ba, nag-a-advertise sila pero hindi legit yung mga company, mga ganon, talagang sinasamanta lang. So, kaya mag-ingat din tayo sa mga passive income ideas dahil hindi lahat ng passive income ideas is talagang makakatulong sa'yo. Pwede kang kumita pero pwede ka rin hindi kumita. So, kailangan before ka mag-take ng risk dun sa isang bagay na papasukin mo, ano muna, aralin mo muna, okay? Kailangan meron ka rin kakilala na ginagawa na yon, do some research, kahit kakilala mo na yung nag-advise sa'yo, mag-research ka pa rin kung talaga bang okay itong papasukin ko na business industry. Okay? So, ayan, if you're excited, so, ayan, kung nasa YouTube, nakalive tayo sa YouTube, Coach Kelvin, di ba, sa YouTube channel mo, comment kayo na I'm excited to learn. Ayan. Sa Facebook, ayan. Share ko rin to sa Facebook group ko. I'm excited to learn. Comment lang kayo sa ibaba bago tayo magsimula sa ating topic. Ayan. Ayan. So, comment lang daw kayo ng I'm excited to learn. Okay? Kung excited na kayong matutunan yung mga i-share ngayon ni Coach Jay. So, nakalive tayo. Yes, Coach Jay, nakalive tayo ngayon sa YouTube channel ko at sa Facebook page ko. Nice. Ayun, sige. So, huwag na natin patagalin. Sige, yung unang gusto kong i-share sa inyo na pwede niyong simulan na business ideas 2021 na ngayon and beyond. Ito yung business ideas na talagang kapag tiningnan mo siya, hindi siya madali. Kasi wala namang business. Kapag yung business is nakita mo na padali lang, tapos pwede kang kumita, ano yun, medyo alanganin. Merong din namang mga business na talagang pwede kang kumita kung talagang proven na, di ba? Pero matagal yung hihintayin mo kagaya ng mga stocks, di ba? Mag-i-invest ka sa stocks, sa banko, shares, pero matagal yung hihintayin mo pero sigurado, di ba? Mataas yung guarantee na kikita yung investment mo. Pero sa business kasi na gusto namin i-share sa inyo, kailangan yung tatrabahuhin natin. Una, tatrabahuhin natin at kailangan nakakapag-ambag din tayo sa ibang tao, sa ekonomiya, nakakapag-ambag din tayo sa ibang tao through experience and nakakapag-provide tayo ng value sa kanila. So number one, business model ideas na gusto kong i-share sa inyo is starting a YouTube channel. Okay, bakit magandang magsimula ng YouTube channel ngayon? Dapat nga 2020 pa lang nagsimula ka na kung napansin mo na talagang nagdoble, nagtriple yung mga tao online ngayon. 'Di ba? Dati bibihira yung mga nag-o-online pero ngayon talagang online schooling, online yung mga online shopping, 'di ba? Kahit yung mga Lazada, Shopee talagang doble, triple ata yung sales nila. Talagang Amazon, talagang nag-jump yung sales nila sa ibang bansa yon. Ibig sabihin, malaki yung opportunity sa online. So, YouTube channel, ang iniisip kasi ng iba sa YouTube is part lang siya ng hobby. So, okay naman yung YouTube channel na ginagawa mo siya as a part of your hobbies. Pero, kailangan mong isipin na kung magsisimula ka ng YouTube channel mo, think long term. Tingnan mo na lang yung mga YouTuber
mga entrepreneur na mayroong mga YouTube na nagagamit nila yung YouTube hindi lang for source of income. Siyempre, YouTube, may revenue ka dyan. Kasama yan kapag lumaki na yung YouTube channel mo. And second is, magagamit mo yung YouTube channel mo as a marketing platform or source ng marketing mo. Kasi, siyempre, magkakaroon ka na ng mga followers sa YouTube channel mo. So, doon na magkakaroon ng start na may mga kukontakt sa'yo, makakipag-business partner sa'yo, mag-o-offer sa'yo, magpapapromote sa'yo. Di ba? Nakikita mo yung mga YouTuber. Meron silang mga sponsor. Di ba? So, 2020, meron akong mga YouTuber na pinalo. Talagang sa ibang bansa, meron akong doktor na pinalo. Ang pangalan niya, Ali Abdaal. Before, ang subscriber niya, parang less than half a million 2020. Ngayon, mga 1.5 million na. Tapos, ang daming nang nag-i-sponsor sa kanya. And then, ang daming source of income na pumapasok sa kanya. Kasi nga, pag may YouTube channel ka, maraming mga opportunity na dadating sa'yo. Kasi nga, di ba, nakikita yung content mo, nakikita kung ano yung meron ka, skills mo. So, napakalaking bagay. Dito naman sa Pilipinas, isa sa mga pinalo ko, alam ko, kilala to ng iba, si Oliver Austria. Yeah, so yung mga, si Architect. So, makikipuntahan nyo yung YouTube ni Oliver, talagang boom, biglang 2 million subscribers kaagad ngayon. Last year, konti lang, wala pang half a million eh. Pero ngayon, sobrang bilis, di ba? Kasi nga, na-position nila yung sarili nila online. So ngayon, meron na mga nagpapa-sponsor sa kanila. So kung titingnan mo yun, nakaka-inspire. Huwag mong tingnan na bakit ang bilis nila. Siyempre, nakadepende yun sa effort mo sa YouTube channel. Magdedepende yung views mo, magdedepende yung results mo sa YouTube channel sa kung gaano kakasipag mag-create ng content, di ba? Gaano kakasipag mag-research, ganun. Gaano kakasipag mag-provide ng value sa ibang tao. So, magsimula ka, walang masama, mag-start kang maliit, start small, pero dapat dream big yung ano natin, yung goal natin. Gagaya ko, nag-start ako sa YouTube channel ko way back 2017 pa, nung ginawa ko yung YouTube channel ko. Pero nung nag-upload ako ng mga content, last year lang talaga, parang yun lang yung time na nagkaroon ako ng maraming time kasi nga, total lockdown. So, sabi ko, start ako ng YouTube channel, seryosohin ko na to, at least once a week makapag-upload ng content. So, nung ginawa ko siya, nung 2017 to 2020 na konti lang yung subscribers ko, I think mga 5,000 nung time na yun. 2020 until now, right now, I have around 26,000 26,200 subscribers on YouTube. So, malaki yung growth. Tinitingnan ko siya na breakthrough talaga. Kasi nga, di ba, from 5,000 and less than one year, 26,000 na, imagine. Di ba? So, ngayon, before, maliit pa yung revenue, pero ngayon kahit pa paano, malaking bagay na yung naitutulong sa akin. And then, YouTube, napakalaking tulong din dahil mostly dun sa mga program na meron ako, sa mga courses na ino-offer ko online, karamihan ng mga nagiging client ko, may mga product din ako, dun ang gagaling sa YouTube. So, yun yung maganda. Hindi mo na kailangang problemahin pa yung Facebook ads. Kasi nga, YouTube, free. Diba? Create ka lang ng content, provide value dun sa mga tao mo, sa audience mo, subscribers mo, and then magkakaroon ka na ng consistent flow of leads, customers, diba? And clients sa business na meron ka. Yun yung benefit na gusto kong ibigay sa inyo. Kaya ginawa ko siyang number one. Kasi nga, you can start on YouTube channel without capital. Kailangan mo lang dito is lakas ng loob and your cellphone. Diba? Agree ba kayo doon? Agree? Si Coach Kelvin, yan. Matawagin ko na yan. Nakasubscribe ako. Pinapalo ko rin sa YouTube. Mga content niya. Pinapanood ko rin. So, yun. Walang puhunan sa YouTube. Lakas ng loob lang. And your mobile phone. Lahat naman tayo may mobile phone. Hindi mo kailangan dyan ng high-end camera. Magandang mic. Di ba? Cellphone lang. Makakapagsimula ka ng content. Yun yung benefit. Okay? So, hopefully, no? Sa mga susunod is dumami na tayong mga YouTuber dito sa Pilipinas. YouTuber na nagpo-provide ng value dun sa mga tao. Okay? So, that's the number one passive income ideas na pwede nating simulan this year. Okay? So, ready na ba sa number two? If you're ready, kahit replay mo ito mapanood, comment ka na, I am ready. So, number two naman, isa din to sa mga ginagawa ko. Before, ginagawa ko siya on my own lang. Pero, syempre, may mga time na matututunan mo paano yung operation, paano ko mag-hire ng BA, paano mo i-delegate yung ibang bagay.
So mas maganda na simulan mo siya on your own. So yung number two online business ideas is yung starting your e-commerce business. And e-commerce is selling physical product. Okay? Pagbebenta ng parang online selling, parte niyang e-commerce, nagbebenta ka sa Shopee, sa Lazada, e-commerce din yan, nagpa-Facebook ads ka, local e-commerce, dropshipping, e-commerce din yan. Okay? So napakaganda ng e-commerce dahil sabi ko nga sa inyo, ito na yung time na kailangan yung business mo is na sa online. Before, meron ako nabasa na article or quote na sinabi ni Jack Ma, 5 to 10 years from now, 80% of the businesses worldwide will be on the internet. 5 to 10 years, last year ko lang yung nabasa, 2020. 5 to 10 years, siguro 2020, 2025, 2030, pa mangyayari yung 80% of the businesses worldwide will be on the internet. So ngayon, guess what? Imaginein mo, dito sa Pilipinas, siguro mga 50% of the businesses na no, nakapag-adapt na before, wala pang kalahati. Pero ngayon, makikita mo lahat ng mga product nila, nasa Facebook na, lahat ng product nila, binibenta na nila online, marketplace, naka-ads na. So, nung nagkaroon ng pandemic, napaaga, napabilis talagang mag-adapt yung mga tao. Which is, doon naman tayo papunta. Kumbaga, napaaga lang. Kasi nakita nila yung potential. Okay? May mga businesses na hindi mo kayang dalhin sa online. Diba? Pero kaya mong gamitin yung online to promote your product, no? Your offer, your services sa online. Example, beach, 'di ba? Hindi mo naman siya pwedeng ibenta online, pero magagamit mo yung online, yung Facebook, YouTube or i-advertise mo sa online to promote para pumunta dun sa beach mo na pinapa-offer, 'di ba? So restaurant, ganun din. 'Di ba? Yung mga tools, 'di ba? Part ng sasakyan, pwedeng ibenta online. So, napakaraming gumagawa nito. So, e-commerce is talagang in demand. Okay? Nag-start kasi ko ng e-commerce 2018. Pero sana, hindi lang 2018 ko lang siya na-discover. May nagturo din sa akin noon. Pero kung na-discover ko siya, siguro mga early 2017, 2016, iyon yung kauna-unahang business model na ginawa ko. Kasi na, ang laki ng potential ng e-commerce. So kaya until now, 2018, until now, ginagawa ko yung e-commerce business. I have my own e-commerce. Nagsibibenta ako sa Shopee, sa Lazada, nagbibenta rin ako sa Facebook, di ba? Nagsisell din ako through website. So, ang daming potential sa e-commerce. Kaya, I suggest na aralin nyo rin e-commerce sa YouTube. Maraming mga content, how to start an e-commerce. Kung mayroong mga course na afford nyo naman, invest sa mga program, sa mga courses na alam nyo makakatulong sa inyo. So, starting e-commerce is a good starting business idea this year dahil hindi naman ganun kahirap yung operation sa e-commerce basta matutunan mo siya. Okay? So, papaalala ko lang, business pa rin yung business tong pinag-uusapan natin kaya kasama dito yung pag-take ng action. Okay? Kailangan na trabahuhin. Okay, e-commerce. Ayan. Sino ba yung nasa e-commerce industry ngayon? Let me know nga on the comment below. Kung naginawa mo na e-commerce, tapos nag-stop ka, sayang, ituloy mo, gawin mo ulit yung e-commerce. Or kung magsisimula ka para na ngayon ng e-commerce, start your own e-commerce business. Ayan. Ang daming pwedeng ibenta. Lahat ng nakikita mo na product, pwedeng ibenta yan sa online. Okay, mga physical product, maibibenta mo yan. So, that's the number two business idea. Ikaw naman, Coach Kelvin, share ka sa e-commerce business model. Ayan. So, grabe, ang galing ng dalawa pa lang yun, guys. Ha? Dalawa pa lang yun na-share ni Coach Jay at sabi ni Ma Michelle Malau. Okay, galing. Okay, at si Sir Richie Kashin. Okay, yes. Okay, tama. Ano siya? Ay, sorry guys. Wait lang. Oh, sorry guys. So ayun. Tama. First, yung share ni Coach Jay is YouTube in which zero startup capital talaga, wala kang gagastusin sa pagsisimula sa YouTube. At guys, kapag nagsimula ka mag-YouTube, isipin mo talaga guys na
business, okay? YouTube is business. Hindi siya talaga, yes, passion mo mag-gumawa ng video, ganito, ganun. Pero, ang dami na akong kilala, okay, na YouTuber na dating empleyado at nagawa na nilang mag-resign sa trabaho nila dahil lang sa YouTube. Okay, so isipin mong business ang iyong pag-YouTube. Then, sa e-commerce, ayun, katulad din ng sabi ni Coach Jay na nagsimula siya 2018. Pero sana, sabi niya, noon pa lang, okay, last year pa lang, nagsimula na siya. Ika nga, the best time to start was yesterday, guys. Pero the next best time, okay, is now. Kaya ngayon pa lang, kung gusto niyo nang mag-negosyo, sa mga maririnig niyo ngayon, sa mga matututunan niyo kay Coach Jay, simulan niyo na, okay? Kasi useless lang yung mga matututunan niyo kung hindi niyo rin kaagad i-apply or sisimulan. Okay? At about naman dun sa channel ni Coach Jay na e-commerce business, na yung sample lang, okay, bibigyan ko kayo namang ilang sample. Halimbawa, Lazada, okay, paglalazada or Shopee, di ba? Ang dami na ngayong mga naging seller sa Lazada. At ayun, libre lang po, okay, libre lang yung pagbenta sa Lazada. Maraming hindi nakakaalam yan, natatakot magsimula kasi ganito, baka may babayaran. No, libre lang po, in which meron lang silang konting porsyento na kukunin every time na makabenta ka. Okay? At meron ding mga drop shipping companies, guys, na hindi mo kailangan ng product para makapagsimula. Sila na yung bahala. Meron lang maliit na subscription fee every month. Okay? Sila na yung bahala mag-pack ng item mo at magpadala dun sa customer mo. Okay? So, pwede nyo ring simulan yung ganung klaseng business. At ayun, so ilan lang yun, ha? Ilan lang yun sa mga pwede nyong gawin sa pag-e-commerce business. So, ngayon, siguro magpapatuloy pa si Coach Jay. Nakakadalawa pa lang tayo. Meron pang tatlo, okay, na mga business model na pwede nyong simulan ngayon. Okay? Sige, Coach Jay. Again, let's proceed on our number three business idea. So, number three is starting a affiliate marketing business. Ito, ano din siya, parang connected din siya dun sa pag-YouTube mo. Okay? Yung affiliate marketing and then YouTube. Pwede natin yung gamitin, yung YouTube mo, and then start your own affiliate marketing. Affiliate marketing, ito yung pag-promote ng mga produkto, digital man yan or physical product, and then every time na nakakabenta ka, binibigyan ka ng part or percentage of commission dun sa mga naibebenta mo. Example, nagbenta ka ng Lazada, is an affiliate marketing. Meron din yung affiliate marketing program. Sa Lazada, sabihin natin 5% or 10% commission. So kapag nakabenta ka ng worth 1,000 na product, di ba? Kung 5% or 10%, meron kang 100 pesos commission dun sa produkto, sa physical product na ibenta mo. Kapag digital product naman, mostly sa mga digital product na ibebenta mo, mataas yung percentage kasi nga maliit lang yung cost nila sa operation, sa pag-produce ng product kasi nga digital lang. Diba? So, marami nag-o-offer ng mga 30, 40 to 50% up to 100% affiliate commission dun sa mga maibebenta mo. So, ako, ito yung sinimulan ko, sabi ko sa inyo, 2016. Ito na yung na-discover ko, affiliate marketing. Kaya until now, ay ginagawa ko pa rin itong affiliate marketing business kasi nga, hindi mo naman siya kailangang gawin ng paulit-ulit. So, gagawa ka lang ng content. Okay? So, bigyan ko kayo ng idea. Kapag pumunta ka sa YouTube, magta-type ka ng, sabihin natin, magsa-search ka ng, ito naman, software yung ipopromote natin. Sabihin natin, naghahanap pa ng software na gagamitin mo for email marketing. So, magta-type ka, ano ba yung mga email marketing software na magagamit mo? So, type mo, email best email marketing. So, may manang lalabas din sa YouTube na reviews about active campaign, reviews about get response, reviews about MailChimp. So makikita mo lahat ng mga nagre-reviews na yon, meron silang pino-provide na mga naka-bitly, yung iba direct link lang, pero yung mga bitly link na yon is mga affiliate link nila. So wala yung cost sa iyo kapag ikaw is nag-subscribe dun sa subscription na yon ng email marketing, babayaran mo yung subscription sa kanila. Pero ang maganda naman, sa win-win, tinutulungan ka ni, binibigyan ka ng commission ng company kasi nga ikaw yung nag-refer sa kanila, nag-promote. Kasi hindi naman makikita yung produkto nila kundi dahil sa'yo.
So it's a win for you, it's a win for the company, win din dun sa nag-subscribe kasi nga helpful yung shiner mo. So usually ganun yung ginagawa ko before nung wala pa akong software na na-develop about funnel building software. Right now I have my own funnel building software which is yung Negosyo Toolkit, negosyotoolkit.com to learn more about. So before ang pinopromote ko na software is ClickFunnels. So ang ginagawa ko every time na magkikreate ako ng topic about ClickFunnels, nilalagay ko yung link ko. Meron din ako mga content sa YouTube about ClickFunnels tutorial, mga tutorial, ganon, sales funnel tutorial, tapos nakalink doon yung affiliate link ng ClickFunnels. Si ClickFunnels, I think 30 to 40% affiliate commission. Tapos ang subscription niya is 5,000 per month ClickFunnels. And every month, meron kang cut na 40% doon sa 5,000. Imagine, di ba? Imaginein mo yan kung meron kang subscription na 4, 5, 10, 'di ba, na continuous na ginagamit yung software na yon. So ang tawag doon is passive income kasi nga one time mo lang siyang pin-promote, one time mo lang ginawa yung content, tapos nakatulong yung video mo, 'di ba? Nag-subscribe sila doon sa tools na yun para gamitin sa business nila. So win-win para sa lahat. So yun yung maganda sa affiliate marketing. Hindi lang digital, hindi lang software, physical product nag-o-offer din. Kapag physical product, medyo asahan niya naman medyo maliit yung percentage of commission. Kasi nga, syempre, mamumuhunan pa yan sa mga physical product. Kaya, pwede niyong simulan kung papasok kayo sa affiliate marketing, promote a digital product. Okay? Mga digital product, yung mga programs, courses, ganun, software na pwede niyong i-promote sa YouTube channel niyo. So, yung mga content na ginagawa ko, most of the time sa nagpo-promote ako sa YouTube channel ko. Doon ko ginagawa yung mga content. Okay, step-by-step tutorial how to use ClickFunnels, step-by-step tutorial how to use Active Campaign, then ilalagay ko yung link ko. So ganoon lang kasimple, one time kong ginawa and then consistently pino-promote ni YouTube yung video ko. So consistently may papasok na mga bagong sign up sa iyo and then doon makikredit yung commission. Okay, isa pa, web hosting company, meron ako pinopromote, Bluehost. So, ganun. Every time na may nagsasign up doon, meron kang percentage of commission. So, napakadaming pwedeng ipromote. Halos lahat nga ng makikita mo ng mga software sa online, eh, merong affiliate. Siguro, sabihin natin 80%. Meron silang affiliate program. And I have a own program din. Meron ako mga courses. Meron ding affiliate program. Diba? So affiliate program, affiliate marketing is napakagandang business model kasi nga win-win sa lahat. Okay? So kung meron kang company, meron kang gustong digital man yung product mo or physical, pwede mong simulan yan sa affiliate program. Pwede mong pasukin yung business na to. Okay? Kung ikaw is magpo-promote or magsisimula ka ng affiliate program mo, pwede mo yung simulan. Okay? So pwede ka namin dung matulungan sa part na yun. Okay? So starting affiliate marketing is a good idea na pwede niyong simulan. Okay? So next natin is number 4, selling digital product. Ito, own mo na to. Hindi na ikaw yung magpo-promote na kagaya ng affiliate marketing, affiliate marketer ka lang. Kumbaga ito is meron ka ng sarili, own digital products. Okay, pwedeng course to, pwedeng program, pwedeng mga templates, 'di ba? Pwedeng mga stock video, stock photo, mga ganun, yun yung mga digital products na makikita niyo. Kaya minsan pag nagse-search kayo, yung picture na to gusto kong i-download pero bakit merong watermark? So digital product yun, kailangan mo siyang bilhin, 'di ba? Makikita niyo sa iStock, maraming mga website na isang image lang, pag pinuntahan niyo 'yon, binebenta yun ng $5, $10. Tapos check nyo yung sale, kung ilang yung bumili sa image na yun na napakaganda. Imagine ha, isang picture lang ng photographer and then binenta niya online, naghanap siya ng platform na pwedeng mag-sell ng photo, stock photo, and then makikita nyo doon, merong 3,000 sales, 10,000 sales for just one stock photo and video. Imagine nyo yung sales na na-generate niya. So truly passive income talaga yun sa kanila. Okay, digital products. Okay ka naman kung meron kang knowledge pagdating sa pagtuturo. Okay? Pagko-coach. O sabihin natin pagtuturo. Gusto mong mag-create ng course about
selling e-commerce or selling online. So parang meron kang course about selling online. Ako meron akong course about selling online. So ganun yung ginawa ko. Nag-create ako ng course about selling online, e-commerce, and then yung binenta ko online, minarket ko. Meron kang knowledge pagdating sa pagluluto. Pwede rin yan. Cooking, di ba? Meron kang knowledge pagdating sa painting. Lahat ng mga knowledge kasi pwede mo yung i-monetize. Ang tanong ng iba, coach, na lahat naman yan is nasa YouTube na. Oo, yes, agree ko doon. Lahat yan is makikita mo yan sa YouTube. Okay, pero yung ibang tao kasi, mas prepared nila talaga na mag-enroll. Kasi sa YouTube, sobrang dami. Hindi ka bibigyan ng exact step. No? Merit makikita ka ng mga quality content na bibigyan ka talaga step by step. Exact plan para matutunan yung bagong skills na yon. So yung advantage lang kapag mga paid courses yung in-enrollan mo, ang maganda doon is meron kang community support, guide, step-by-step action plan, and then magte-take ka talaga ng action. Imaginein mo naman, di ba, kung nabili mo yung course na yan tapos nag-invest ka sa sarili mo, nag-invest ka, sabihin natin enrollment fee mo is 5,000 or 2,000 dun sa mga course na binili mo online about starting a online business or selling physical product. So, tapos meron kang nakita na YouTube content about e-commerce. Diba? Nanood ka, oh, ganito lang pala mag-e-commerce sa Philippines. Ngayon, i-compare mo yung commitment na ibibigay mo dun sa pre-content na kinonsume mo, mag-take action ka ba dun kaagad. Unlike dun sa nag-enroll ka, tapos nag-invest ka sa sarili mo, so ibig sabihin, nag-commit ka. So, committed ka talaga. Ang purpose nun is talagang mag-take ng action ka. Okay? Yun yung pinaka isipin mo yung main goal mo. Kaya ka nag-enroll para bigyan mo talaga ng oras, bigyan mo ng action. Kaya ka nag-invest sa sarili mo, di ba? Para gawa ng action. Okay? So, isa yun sa mga dapat mong malaman. So, selling digital products, hindi ko ina-advise, pero sa inyo na magsimula kayo dito. Okay? May mga other business model na pwede nyo simulan kaagad. Selling digital products, hindi agad ako nagsimula dito. Siguro mga 3 years na ako sa industry na to bago ko pinasok yung selling digital products. Kasi sa simula, di mo naman yung kailangan gawin. Di mo yung wala ka pang authority. Kumbaga, hindi ka pa kilala sa ganyang skill. So kailangan meron ka munang maipakita. Meron ka munang content na maibigay sa kanila. Meron ka munang value na maibigay sa kanila. Example, magtuturo ka pagdating sa Facebook ads, tapos ikaw naman hindi ka marunong mag-Facebook ads. Paano maniniwala yung tao mo sa inyo? Di ba? Hindi ka naman nagpe-Facebook ads, hindi mo naman ginagawa yung Facebook ads. Magtuturo ka about e-commerce, course about e-commerce, tapos ikaw hindi ka nag-e-commerce. So, hindi maniniwala yung tao sa'yo. So, kailangan kung ano man yung tuturo mo, ginagawa mo siya. Yun dapat yung idea nun sa digital products. Okay? Kung ikaw is meron ka na matagal na skills, passion sa isang bagay, you can start kaagad. Pero syempre yung iba, naghahanap pa yan. Yun yung idea na yun. Okay? So, alright. So, last na tayo. Sa last number 5. Ang last 5 na pwede kong i-share sa inyo is coaching. Okay? Business idea. Okay? So, coaching, kasama siya sa top business model. Coaching business. Ang akala ng iba, ano to? Parang wala lang. Pero makikita mo, talagang mas maraming nag-i-invest talaga sa sarili kapag mga coaching program yung ina-attendan nila. Yung course kasi, okay siya. Kung meron kang talagang self-driven ka na aralin, i-apply, i-implement yung mga matututunan mo. Pero kapag coaching program or talagang mag-meet kayo via Zoom, merong program, advantage din yun eh para ma-implement mo ng mas mabilis yung idea. Okay? Kaya yung iba mas prepared yung nag-i-enroll sila sa mga coaching program. Kaya sa Philippines, marami ditong gumagawa niyan. International coaching business, marami ditong gumagawa niyan. So, selling digital products and coaching business is related yun sa isa't isa. So, kapag ginagawa mo na yung selling digital products, ang ma-advise ko is start, kung magsesell ka ng digital products, unahin mo to before coaching business para ma-experience mo muna. Okay? Mahasa ka dun sa skills na meron ka, sa industry na meron ka. Okay? So kung ako yung papipiliin nyo dito sa top 5 na shinare ko sa inyo na
recap natin, YouTube channel, starting YouTube. Number 2, e-commerce. Number 3, affiliate marketing. Number 4 is selling digital products. And number 5 is coaching business. So kung ako papipiliin, sabihin natin 2016, zero knowledge, zero experience, walang idea. Kung papipiliin ako, ang sisimulan ko dito is yung top 3. 1, 2, and 3. YouTube, e-commerce, and affiliate marketing. Okay, yung top. Pero hindi ko siya gagawin ng sabay-sabay. Okay? So example, depende yan sa situation mo ngayon. Kung meron kang trabaho, kung ikaw naman is walang trabaho, full-time, pwede ka mag-YouTube kasi creating a content, mabilis lang naman yan. Shoot ka lang ng video. Pwede mo rin simulan e-commerce kasi it takes time, operation, affiliate marketing, ganun din. So, pili ka. Pili ka dito sa 1, 2, 3. So, pwede mo siyang gawin, pero ang ma-advise ko, yung tatlo na yan, huwag mo pagsabay-sabayan. Okay? Pero kung kaya mo naman pagsabayan yung starting YouTube and then affiliate marketing, it's a good combination. Pero kung magsisimula ka, e-commerce lang para focus ka. Iba kasi kapag talagang nakapokus ka dun sa ibang bagay. So, mas mabilis yung result mo, mas makakapag-focus ka, mas makakapag-implement ka. Iyon yung advice ko sa mga baguhan, sa mga nagsisimula. Focus on one business para mag-grow yung business mo. Okay? Hindi mo kailangan magsimula sa napakaraming business. Sabi ko nga kanina, yung top 5 na to, kakapraso lang to sa sobrang daming idea na pwede mong simulan online. Pero kapag ginawa mo lahat yon, for sure na wala kang magagawa. Start ka lang sa isa. Focus on one thing at a time. Okay? Ayun. May mga katanong ba dyan, Coach Kelvin, sa mga napag-usapan natin? Ayan, grabe. Gaganda ng mga senior ni Coach Jay na yun ah. Okay, so, eto may sinabi lang si, eto, naka-Japanese yata to. Hi po, watching from Japan. Ayan, from Japan pa. Sabi niya, gustong-gusto ko po makagawa ng YouTube channel. Ayan, siyempre kung gusto mong gumawa ng YouTube channel, simulan mo na po, okay? Pangit yung parang puro plano lang. The best way dyan is, sige, simulan mo lang, okay? Hindi mo kailangan malaman muna lahat. Kailangan mo lang yung first step. Okay? Kagaya lang yan ng pag-akyat sa hagdan. Okay? Hindi mo kailangan makita yung buong staircase. Ang kailangan mo lang is to take the first step. Okay, so ganun lang yan. Sige, simulan nyo lang po. Ganyan lang talaga sa una. Kahit wala ka pang alam, medyo nag-aalinlangan ka. Pero kapag sinimulan mo na, later on, matututunan mo na rin kung paano gawin yung tamang pag-YouTube. At si Coach Jay, pumili kanina kung ano ba yung mas nire-recommend niya talaga. Okay, na magandang simulan, especially kapag bago ka lang sa pag-online business. So para sa akin, ganun din, okay? Yung 1, 2, 3, yun talaga yung pinakamadaling pasukin sa ngayon. Okay, especially kung wala ka pang, hindi ka pa nakapag-build ng brand mo. Okay, yun yung magandang simulan. YouTube talaga una. Doon, at least makilala ka muna ng tao. Diba? Kasi sabi nga, people will buy if they know, trust, and like you. Okay, yung tinatawag na kiliti, strategy. Kailangan makuha muna natin yung kiliti ng tao bago sila mapabili ng ino-offer natin. Okay, so ayun, sa akin YouTube talaga. Then, guys, habang di pa monetize yung YouTube nyo, maraming way para pwede nyong pagkakitaan. Halimbawa, yun na nga, yung pangatlo na shinare ni Coach Jay, which is yung affiliate marketing. So, ang daming company ngayon na willing na magbayad, okay, sa inyo, kapalit ng pagpo-promote mo ng product nila, in which every time na makabenta ka, bibigyan ka nila ng commission. Ito lang yon example, okay, affiliate marketing. Halimbawa, kumain ka sa isang napakasarap na restaurant, okay, bagong-bago sa panlasa mo yung mga pagkain. Then, nagustuhan mo talaga yung pagkain nila at pagka-uwi mo, okay, sinabi mo, kinuwento mo sa mga kaibigan mo na ang sarap na mga pagkain sa restaurant na to, baka gusto nyong bisitahin din. So ang nangyari, ayun nga, binisita ng mga kaibigan mo at bumili sila, kumain sila dun sa restaurant na yon. Ngayon, ang tanong, may kumita ka ba
'di ba, sa pag-promote mo ng restaurant na 'yon, 'di ba, wala. Dito sa affiliate marketing, kapag ginawa mo ng tama, okay, babayaran ka ng company. Okay, kapalit ng pagpo-promote mo ng product nila. Kagaya lang din 'yan ng pagkwento mo sa kaibigan mo na masarap yung pagkain doon. Okay, ganun lang din yung gagawin mo sa affiliate marketing. Yun nga, sabi ni Coach Jay kanina, yung Lazada, merong affiliate marketing yan. Yung ibang mga malaking marketplace dito sa Pilipinas, kung gusto mo naman digital products, mas malaki yung komisyon. Minsan may mga umaabot ng up to 70% yung komisyon na makukuha mo sa mga digital products. Kagaya nga ng ebook, okay, online courses, ayan. So, marami na po, marami ng mga Pinoy, okay? Hindi lang international, dito maraming mga Pinoy product creator, okay? Mga digital products na ginagawa nila na nag-offer sila ng affiliate program. Isa na po dyan si Coach Jay, ayan. Okay, yung mga courses niya po, meron siyang mga ginawang courses at kung gusto mong i-promote, magkakaroon ka ng commission. Okay, so ganun po kadaling gawin yung affiliate marketing. Ngayon, paano mo siya ililink dun sa YouTube mo, yung sinasabi ko kanina? So ang gagawin nyo lang po, kapag affiliate ka kasi ng isang company, magkakaroon ka ng isang sarili mong link. Okay, ang tawag dun is affiliate link. Okay, yung parang ano lang yun, let's say parang website ko, di ba? www.kelvinclintquinto.com. Then magkakaroon yan sa dulo ng /, then example lang, meron pa mga code dyan, pero syempre kasama yung username mo or pangalan mo para matrack ni company. Okay, wala na kayong gagawin doon. Company na bahala na mag-track. Okay, para malaman na sa'yo galing yung sale. So yun nga yung gagawin mo, ilalagay mo lang siya sa YouTube channel mo. Okay, ako actually, yung pinakamalaking sa ngayon, ha, sa ngayon, mas malaki pa yung nakukuha kong income sa mga affiliate products na pinopromote ko sa YouTube channel ko. Okay, halimbawa, isa na doon, Lazada. Gumagawa ako ng product review, may binili ako sa Lazada. So ayan, sa mga mahilig mag-shop dyan, pwede nyo pong gawan ng video yan, gawan nyo ng review. Then kapag affiliate ko ng Lazada, ayan, meron lang link na ibibigay si Lazada sa inyo doon na ilalagay nyo lang sa description ng video nyo. Sabihin nyo habang nagre-review kayo, sabihin nyo kung gusto nyo rin bumili ng ganito, nilagay ko na yung link sa ilalim ng video na to. Okay, so ganun lang po. Ngayon, pag kinlik nila yung link at binili nila yung product na yon, may commission ka. Pero eto yon, paano pag ibang product yung binili nila? Okay, guys, ganun pa rin, may commission ka pa rin kahit hindi yung product na pinromote mo. Okay, ganyan kaganda sa affiliate marketing. Same din sa kahit digital product, okay? Pag na, halimbawa, maraming courses doon sa company na pinopromote mo, basta mapunta lang siya sa website na yon, mapunta lang at napabili kahit anong product, ebook man yan, courses man yan, may commission ka pa rin. Okay, so yun talaga, yun yung nire-recommend ko din, YouTube at affiliate marketing. At syempre, e-commerce din. Kung meron kang kahit konti lang na pang simula, okay, low startup cost lang din yung e-commerce na yan. Okay, so ayan. Siguro, Coach, may dadagdag ka pa po, konti, sa about sa dun sa mga ideas na shinare mo? Ayan, so far, yun naman yung gusto kong ibigay sa kanila. So, ano lang, start ka lang sa, pili ka lang sa isa, focus lang. And kung kailangan mo naman ng guidance, alam ko na kakailangan ninyo ng guidance. Ayun, follow mo si Coach Kelvin sa YouTube, subscribe, may mga content ka siya doon. And follow me rin sa subscribe na may YouTube channel, may mga content din ako doon na makakatulong. And kung kailangan nila na talagang matutunan na ma-shortcut yung process, we have a program, courses na pwedeng makatulong sa kanila. Ayan. Okay, tama. So ayan nga guys, ha, kung may mga questions kayo regarding sa pagsisimula, okay, sa pag-online negosyo, lapitan nyo lang kami. Ayan, si Coach Jay, willing po kami na tumulong, okay? Hindi po sa hindi po to networking, okay? Wala pong invite dito sa tinuturo namin. Okay? Ito, kahit i-search nyo po sa Google yung mga share namin, YouTube, e-commerce, affiliate marketing, selling your own product, coaching,
Okay? Yan po talaga yung mga patok, okay, na negosyo ngayon. Okay, ngayong especially ngayong panahon ng pandemya, ang daming pinasok na, okay, yung ganitong industry, yung isa sa mga senior namin kanina. Okay? So siguro ang Coach Jay, siguro pwede ka bang ano? May time pa naman tayo. Pwede mo bang kabang mag-share sa mga lalo sa mga online seller na nanonood sa atin? Yung ginagawa kasi ng iba, 'di ba? Posting lang ng product nila. Nag-expect na sila ng benta. So, alam ko, di ba, meron pang tamang way dyan na mga example, yung marketing funnel nga na tinatawag, Coach Jay. So, pwede ka bang mag-share kahit na konting idea lang about sa marketing funnel na tinatawag? Okay? So, kung gusto mo mag-share screen, Coach Jay, kung paano yung process nung ganun, mas maganda siguro. Oo, oh, kung pwede naman. Sige. Oo. Usually, yun mapapansin nyo sa kung e-commerce, lalo na sa mga online seller at magsisimula ka sa Facebook ads, mag-a-ads ka, usually ang ginagawa ng iba, yung magiging campaign nila is send message. So send message, ibig sabihin, kumukuha ka ng mga inquiries, mga taong mag-i-inquire sa'yo about sa pino-offer mo. So pero kakailanganin mo dyan ng automation, minsan hindi rin kaya ng automation. May mga inquiries talaga. So kakailanganin mo dyan ng operation, mag-hire ka ng BA, ite-train mo, paano mag- assist ng mga inquiries. So, okay yun. Okay yung ganun. Basta maituro mo. Pero merong ding idea kasi yung sinimulan ko before 2018 ang gamit ko pa nun is Shopify. Shopify before nasa mura lang eh. Pero before ang binabayaran ko sa Shopify monthly around 2,000 per online store. Medyo costly din. Siguro ngayon kung mag-Shopify ako baka 3,000 per month na. Kasama yung mga applications na gagamitin ko para mapataas ko yung conversion ng ino-offer ko online. So, usually sa e-commerce na ginagawa ko, lahat ng campaign ko is nagbebenta ko through funnel. Sabi natin website or meron kang website. So, ang ginagawa ko doon, okay, try natin mag-share screen. Ayan, so. Alright, so share screen ako. Ayan, kita naman. Kita ba? Alright, so kita. So, ang ginagawa ko, gumagawa ako ng naka sales funnel type siya or landing page type. So, from your Facebook ads, okay, papunta dun sa landing page mo. Okay? So, pwede tayong mag drawing. Okay? So, open ko lang tong tools ko para makita nyo yung process. Para mabigyan natin sila ng workflow. Yes. Ayan guys, make sure na pakinggan nyo to at panoorin nyo. Okay? Kasi yung mga ganitong klaseng training na isi-share ni Coach Jay sa atin ngayon, bihirang-bihira gawin to ng libre. Okay? Talagang yung mga ganitong klaseng training na isi-share niya ngayon, kailangan mo pang magbayad para matutunan yung mga ganito. Okay? So make sure na panoorin mo at syempre, pakinggan mo para matutunan mo, okay, yung diskarte na ginagawa ni Coach Jay para makabenta ng mas marami, okay? Ayan, sige siya, Coach Jay. Ayan. Alright, so yun. Ito, puti naka-ready na. Pin-refer ko na para sa inyo. Ayan, so, okay, sige. Ako dyan is from Facebook ads para sa mga wala pang idea or may idea na. Facebook ads conversion is a campaign sa Facebook na ginagamit natin kapag magra-run ka, magpapatakbo ka ng ads. Meron diyang send message, engagement, meron din tinatawag na conversion. Ibig sabihin, kakailanganin mo diyan ng online store or a website. So ginagawa ko diyan, nagpapapunta ko sila dun sa isang one page checkout. Okay, dito sa one page checkout, dito na naka-indicate lahat ng details, benefits about sa product na yon. Okay, nandun yung mga images, testimonials, may formula. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung actual example na pwede kong i-share sa inyo. And next nun, every time na may nagpe-place ng order dyan, napupunta siya sa confirmation page. Ayan. Page lang siya, sa website din na kung saan nandun na yung instructions. Ito yung order niya. Nandyan din yung link. Papunta dun sa meron ding number dyan para just in case meron silang follow-up. Okay? Tapos,
ang system na nangyayari dyan, napupunta siya dito sa email, nakaka-capture, pero optional lang to kung hindi ka gumagamit ng email marketing, optional. Ang ginagawa dyan ng system is directly napupunta siya dito sa Google Sheet. Okay? Google Sheet, ibig sabihin, dito na napupunta yung mga data. So, ano yung gagawin dito sa data? Itong data na to, ito yung mga orders data. Mga orders na yan ng mga customers mo. So, sa BA mo, ang gagawin, ang operation mo, is i-encode. So, magagawa mo to kahit ikaw pa lang kasi nga meron naman process. So, kung meron ka ng BA, i-delegate mo na yung mga process na. Example, sa encoding, meron na akong BA dyan. Siya yung nag-encode dito. Nagbe-verify, tinatawagan, kung kulang yung address, nag-upsell, di ba? So, tapos, after nitong ma-encode, na-verify na, ipapack na yung orders. So, itatransfer na yan sa, mag-note lang dito sa Google Sheet na verified. Okay? So, pack orders, ibig sabihin, ipaprocess na yan and then, ipipick up na yan ng delivery, ng courier na ginagamit mo. So, doon na papasok yung tinatawag na profit margin mo. Ito, example lang to. Pero, pwede ko kayong bigyan ng real case study or computation about sa e-commerce. So, bago tayo magpunta dun sa example. So, calculator. Meron ako ditong instant calculator na makakatulong sa atin para ma-project kung magkano yung kailangan mong gastosin at magkano yung kailangang profit. Okay, so right now, ito tama, nandito tayo sa e-com Facebook Ads Budget Calculator. So, ang iba kasi ang ginagawa, ito yung gusto kong kitain. Okay, yun yung goal nila. Ito yung gusto kong benta, ito yung gusto kong kitain. Ang goal mo dapat, ito yung gusto kong gastosin sa Facebook Ads. Yun ang first question. Kasi magdedepende yung result mo based on your advertising budget. Okay? Sasabihin ko sa inyo, kapag mag-e-commerce kayo, makakabenta lang kayo ng malaki sa e-commerce kung mag-i-invest kayo sa Facebook Ads. Mag-i-invest, hindi gagastos. Facebook ad is an investment kasi business nyo yan. Sabihin natin dito sa Facebook Ads per month, assuming natin, 30,000. So, ibig sabihin automatic 1,000 per day. Okay? So, 1,000 per day. 7,500 per week. Per day is 1,000. Auto-compute naman yan. So, average cost per click. So, yun na kailangan problema. Basta cost per click by every time yung nakiklik ng ads nyo, 3 pesos. Ito, industry rate na to. So, total website session, ibig sabihin yung mga taong nagpunta. Traffic yan. Mga people, unique people. Conversion rate, ito based on industry din to, pero nakadepende pa rin to. Masusukat mo yan sa software, sa funnels na ginagamit mo, sa meron kang platform. Purchase conversion, ibig sabihin yung mga taong bumili. Average daily orders is 16. Cost per purchase, ito naman yung CPP na kapag nagpi-Facebook ads ka na, alam mo na to. Cost per purchase. Ilalagay mo na lang dito yan. Okay? So, eto, sabihin natin, average revenue per sale is 700. Okay? And then, itong 492 yung bumili. Tapos, dito sa second, ito yung conversion metrics. Dito sa 514, ito 73%, yun yung cost of goods. Ito, napakalaki na, cost of goods. Ibig sabihin, mataas ang puhunan, maliit lang ang net. So, 514 ang puhunan ko para makabenta ng 700. Okay? So, ito real data. Ngayon, gross revenue ko is ito, 700. Ito kasi yung average revenue per sale ko. So, whole campaign ko, dun sa ginastos ko na nilabas ko sa ads na 30,000, ito yung nabenta ko. 344,400. Gross. Hindi yan benta. Shipping fees, sabi, wala akong shipping fees kasi nga handle ni customer yung shipping fees, zero. Total cost per sale, ayan, sa bawat benta ko, ito yung nagagastos ko. Kasama na dito yung ads na 60 pesos plus 514 na cost of goods, 575. Okay? Whole campaign is 282 total cost, gastos to. Ayan, 282. So, total net per sale is 125 na lang. Okay? So, ang neto ko dito, may platform fee pa. Sabi natin, 2%. Okay? So, lumalabas ang net profit ko is 54,000. Imagine, 54,000 pesos
Tapos ito yung nilabas mo sa ads, 30,000. Para sa akin is profitable. Kasi sa e-commerce, hindi mo naman kailangang talagang malaki yung kita mo kaagad. Kasi nga, business din to. So, ang mahalaga dyan is profitable ka. Okay? Yung nakikita mo na iba na kumikita na nakakabenta ng 1 million per month, 100,000 per day sa screenshot nila, huwag yun yung tingnan mo, gross yun. Ang kailangan mong malaman doon, magkano yung net profit. Okay? Sabihin natin, dito sa actual scenario, ang ads ko is 3,000 per day. So, assuming 110,000, okay, ito. 110,000 ang budget ko per month. So, every day, ang binabudget ko sa ads ko is 3,000. Weekly, 27. Cost per click, same din, pababa. Buyers is 1,800. Same din, average revenue per sale. So, dito, ang nilabas ko sa Facebook ads is 110,000. So, syempre, mamumuhunan ka ba dyan? Kailangan mo dyan initial capital para sa produkto mo. So, kailangan mo maikot mo yung pera mo. So, total cost per sale. So, makikita mo dito is ang laki ng talagang nilabas mo na puhunan. Ito, cost of ano na to. Iles mo na lang yung 100,000. Siguro 900,000 sa puhunan, sa cost of goods. Malaki yun. Pero kung titingnan mo naman, yung net na kikitain mo is malaki. Okay? So, 200,000 ang net mo. So, imagine yung cost of goods mo hindi 73%. Di makikita ka sa online na makukuha mo nga 500, pwede mong ibenta ng, sabihin natin, better mong benta ng 1,500. So, mga 30%. Okay? 33%. So, habang, kapag mura ang cost of value, yung cost of goods mo, habang mas maliit yung kuha mo doon, okay, mas malaki yung kikitain mo. Diba? So, average revenue per sale is 1,499. Okay? Tapos, cost of goods is 495. Ayan. Ito yung puhunan natin. Tapos, na ibebenta mo siya ng 1,500. Imagine, no, ito yung nilabas mo sa ads. Ito na yung babalik. Diba? So, ganun. Tapos, ilalas mo pa dyan kung may shipping fee. Siyempre, depende pa rin. Shipping fees, sabi natin, 60 pesos. Okay? So, mababawasan pa yan. And then, marami ka pang i-consider dyan. Okay, so pero usually ito yung computation kapag mababa talaga yung cost of goods mo. Pero mahirap maghanap ng produkto na ganun. So kaya kailangan pag-aralan mo talaga ng mabuti kapag papasukin mo yung e-commerce. So usually ganun yung ginagawa ko. Okay, so dito sa Facebook ads, naka-indicate na dito magkano yung gusto kong gastos sa Facebook ads. Ilabas na advertising budget bago ko makuha yung net profit ko. Okay? So, usually, kapag meron kang 20%, 10%, napakalaking bagay na yun kapag yun yung net profit mo. Okay? So, ganun yung scenario. Okay? And then, yung tools na ginagamit ko dito, I have a one product na pwede kong ipakita sa inyo. Okay. So, ito. Itong product na to and landing page is built in by Negosyo Toolkit. Ayan. So, ito yung my own software na to, negosyotoolkit.com. Pwede nyo puntahan dito about to learn more about the software Negosyo Toolkit sa all-in-one business solution. It's a platform for creating a landing page, e-commerce website, your own website, selling digital product. Nandito lahat. Okay? So, ito, ginawa ko siya dito sa Negosyo Toolkit. Itong landing page na to. And, okay? So, makikita nyo dito, ang gawin natin is, ito, i-click ko to, buy now with one click. Pero pag kinilik ko to, automatic na pupunta ko dito sa payment. So, COD. Then, meron ditong one-time offer na tawag dito is order bump. So, instead of 300, pag kinilik nila to, automatically magiging 900. Kasi may instructions naman dyan eh. Instead of buy one, buy three. And napaka-effective ng order bump na to. Kasi nga, sayang naman, one-time offer lang yan at meron pang free. So kaya, on my observation, talagang very effective ng order bump. Mostly yung sales ko is nanggagaling dito sa order bump. Okay? So, mga testimonial, hindi mawawala.
mga video reviews, diyan mawawala. Kapag gagawa ka ng sales page, landing page sa product mo, kailangan tama yung may formula, kompleto, may testimonial, benefits about the product, instructions, di ba? Call to action, urgency, then mapupunta dito. So ganun kasimple. So I'm using these tools, Negosyo Toolkit, kung paano ko to ginawa. So eto, may mga template yan kung paano nyo rin ito magagawa. Nandito yan sa Negosyo Toolkit. Okay? May mga template dito na magagamit nyo. Parang ano siya, parang meron kang ClickFunnels, na meron kang Shopify, na meron kang WordPress, pinagsama-sama. Ginamit mo itong Negosyo Toolkit. So far, yun lang yung gusto kong ibigay na idea sa inyo. And then, ang training naman ito, meron din akong training dito para detailed pa, syempre, sa Facebook ads, ano ba yung Facebook ads? So, hindi mo yan alam pa paano kine-create yung conversion. Meron akong course dito, e-commerce startup, nasa website ko, punta lang kayo sa ggregory.com. Tinuturo ko dito. And then, meron din akong video dito. Sa YouTube ko, meron din akong mga content dito, mga pre-content na pwede nyo i-consume. Punta lang kayo sa YouTube channel ko. Hanapin nyo yung mga content ko din about e-commerce na alam ko makakatulong sa inyo. Facebook ads, mga training. Facebook ads, example, punta kayo sa YouTube. Kung gusto mong matutunan Facebook ads, type mo lang Facebook ads. Tutorial. Yan. So marami dito mga Facebook ads tutorial na pwedeng i-consume. Okay. Ito, so far, makikita nyo yung YouTube chat, YouTube video ko sa Facebook ads nandito. And then, ang dami pa na pwede nyong i-consume para matutunan about Facebook ads. Alright? Ayan, grabe. Napakaganda ng shinare ni Coach J sa atin ngayon. So guys, ayan, nakita nyo kanina yung shinare ni Coach J kung paano yung proseso, di ba? So kung gusto niyo magkaroon ng mas maraming benta sa online selling business niyo, kailangan niyo po ng ganong marketing funnel. Okay? So first, syempre kailangan niyo po Facebook ads talaga. Okay? Sabi ni Coach J, ang Facebook ads po hindi gastos 'yan, okay? Investment po. So kung nakikita nyo, kung nakita nyo kanina, meron siyang 30,000 na budget per month. So hindi ibig sabihin, ganun din kalaki yung kailangan mong ilabas na budget para sa product na ibebenta mo. Hindi po. Pwede po kayong magsimula sa Facebook ads as low as 100 pesos per day. Okay, ganun kababa. Pwede. I think 50 pesos, Coach J, pwede. Ganyan. Minimum. Yes, 50 pesos per day. Libo-libo na 'yung makakita doon. At syempre, habang nakikita mo may mga bumibili, kumikita ka doon sa Facebook ads mo, syempre mag-i-scale ka rin, okay? Patataasin 'yung budget mo. Kaya 'yung nakita natin kay Coach J kanina, grabe, 'di ba? 'Yung budget niya per month. Ibig sabihin, kumikita talaga siya sa e-commerce business niya. At 'yun pa 'yung funnel na 'yon, kung nakita nyo, kailangan ma-follow up pa rin yung customer, di ba? Ma-follow up para bumili kagad. So sa funnel na yon, magagawa mo siyang ma-follow up ng kahit ilang beses mo gusto hanggang ma-convince mo yung customer na bumili. Diyan sa Facebook na yan, pag nakita mo, nakita niya yung post mo, di ba? Parang hindi niya papansinin, o kaya mag-message siya sa'yo, magkano, di ba? Afternoon, wala na. Dito doon sa marketing funnel na pinakita ni Coach J, via autoresponder na tinatawag, mai-email nyo po, okay? Mai-email nyo yung customer nyo. Maya't maya, kung gusto nyo, o kaya kahit natutulog ka, okay? May magpapadala ng message doon sa sa prospect mo. So, ganun po kaganda. Gamit niya na software, okay? Isa yun nga, yung Negosyo Toolkit, which is yun din po yung ginagamit ko, okay? Yun din yung ginagamit ko, yung software ni Coach J. So kung gusto nyo magkaroon ng ganong klaseng funnel, madali lang po siyang gawin gamit yung Negosyo Toolkit. Okay, so ayan Coach J, merong nagtanong pala dito sa'yo. Yes. Coach J, paano mo marerevive ang business manager? Ayan, galing kay Richie Kashin. Paano daw po marerevive yung business manager? Siguro na ano, na ban yung ad account niya or business ad account? Oo. Coach J? Usually, ang ginagawa ko dyan is kinokontak ko yung Facebook support. Ayan. Ang way lang naman, kailangan mong makontak si Facebook support.
okay, nandun naman, merong contact. Tapos, kailangan mo lang sabihin kay Facebook na, ano, kumbaga, ako ang lagi mo ginagamit kapag accident na minsan kasi si Facebook accident talaga na disable yung account mo kasi meron yang robot or algorithm si Facebook kapag merong mali sa ads mo, i-disable ka. So hindi mo na magagamit yung ads manager mo. So ang kailangan mo lang gawin i-contact. So ang ginagawa ko doon, meron akong sinesend sa kanila. So ito siguro comment mo na lang to Coach Kelvin, i-comment ko sa chat natin. Sige kanina Coach, sige po. I think and dear Facebook, I believe my ad account, ayan. Gamitin mo yung Richie. I-copy-paste mo. Pwede mo yung i-customize, i-edit mo para mas okay. Yan, message mo lang si Facebook support niya para maibalik. So sa akin, so far, lahat ng na-disable na ad account ko, binalik gamit yung script na yan. Ayan. Yun, kailangan mo lang makontakt. So magre-reply naman yan. Kung wala na talagang pag-asa, so wala na. Di ba? So gano'n naman. Pero kapag nag-reply sila, meron naman yan, ibabalik or hindi ibabalik. Pero sa akin so far, naibalik lahat ng mga na-disable kong ad account gamit yung script na yun. Yun. Meron pang question dyan? Ayan, so kinoment ko na, Sir ano Richie, yung sinend ni Coach Jay na script, okay, na pwede mong magamit. Pwede mo silang padalahan ng ganyang message in which meron pa rin dalawang bagay na pwedeng mangyari, okay? Pwedeng ma-approve ka, pwedeng hindi. At pag hindi naman, ayun, move on na lang talaga, di ba? Coach Jay, move on na lang. Gamit na lang ng ibang account siguro. Pero dapat kapag gumawa ka ng business ad manager mo, dapat talaga old account. Okay, hindi pwede yung bagong gawang account mo lang kasi madadetect pa rin ni Facebook yan at may chance na ma-ban ka ulit. Ayan, si Sir Emilio. Yes po. Pwede po pakilakas yung volume. Ayan, Coach Jay, medyo siguro yung ano, yung mic. Ayan. Okay, ayan, okay na. Ayan, ayan, Coach Jay, okay na. So, ayan, Sir Emilio, may tanong ka po ba? Anong question niya? So, galing to sa YouTube channel natin, nanonood. Okay. So, ayan nga pala, about sa Facebook ads, baka bago lang din sa ano nyo yan. Kung gusto nyo matuto, okay, more about Facebook advertising, merong course yan si Coach Jay. Okay, search nyo lang po yung, ano, yung pangalan niya sa YouTube, Jay Gregorio. Ayan, ang dami niyang mga tutorials dyan at may mga online courses din po yan. Okay, so, ayan, nagkalat na din yung ano, video ni Coach Jay dyan sa YouTube. So, search nyo lang po. Mag-subscribe na rin kayo at for sure, marami kayong matututunan sa YouTube channel ng Coach Jake tungkol sa pag online negosyo o kaya naman na nasa online business ka na pero wala ka pa ring resulta, okay, o kaya yes, nagkakaresulta ka, gusto mo pang scale, okay, yung business mo to the next level, so andyan si Coach Jay para i-guide ka. Ayan, so far wala. So, siya nga pala sa mga makakapanood ng replay, pwede po kayong mag-comment, mababasa pa rin namin yan, or pwede nyo kaming i-approach, mag-message po kayo. At syempre, sasagutin po namin yung mga questions nyo regarding po sa topic namin ngayong hapon. Okay, so siguro hanggang dito na lang tayo, Coach Jay. No more questions na rin. At nasa 1 hour na rin tayo at alam ko, busy ka rin. So, any last words na lang po para sa mga nanonood sa atin at sa mga manonood pa sa replay ng video natin. Yun lang, kailangan lang natin na mag-take ng action dun sa ating mga natutunan. Kasi yung idea, ano yan eh, maraming good idea talaga na pwedeng dumating. So yung mga idea na yan is an opportunity. Siguro yan yung mga sagot sa prayers natin. Pero hindi pa rin natin nagagawa ng action. So kaya kailangan mo talagang i-break yung humaharang na yon, which is minsan tayo yung reason. Kailangan kumawala ka talaga sa comfort zone. Kung gusto mong magsimula ng Facebook ad, simulan mo. Kung mong magsimula ng e-commerce, simulan mo. Magsimula ng YouTube, lakasan mo yung loob mo. So yun lang naman, kailangan mo lang talagang gumawa ng action. Okay? Yun lang yung key idea. You need to take action. Okay?
Thank you so much sa lahat ng nanood. Thank you. Ayan, so, yes, Coach Jay. Thank you sa napakagandang message na yon. At syempre, ayun nga, sabi ni Coach Jay, talagang simulan mo lang. Okay, simulan mo lang. Sayang lang yung mga natutunan mo ngayon, okay? Yung mga idea na nalaman mo kung hindi mo rin may apply, okay? Or for example, may mga tinake na courses or mga coaching program at hindi mo namang ginawa, tapos sasabihin mo na lang na gumastos ka lang, sayang lang. Hindi po, kahit anong coaching program, kahit sino pa yung mag-coach sa'yo, kung hindi mo naman i-implement kaagad, okay, kaagad, yun po yung ano ko doon, kaagad, hindi pwedeng bukas na, sa susunod na araw, sa susunod na linggo, kasi nawawala po yan, promise, nawawala po yung lahat ng knowledge na tutunan nyo mula sa mga mentor nyo or coach nyo kapag hindi nyo in-apply kaagad, okay? Pero kapag natutunan mo ngayon, halimbawa, in-apply mo ngayon, talagang nandyan na yan, hindi na mawawala sa iyo yan. Okay, hindi na mawawala sa iyo, ito, kayang-kaya mo na rin ituro sa iba yan as the time goes by, pwede mo na rin i-share sa iba yung idea. Okay, so ayun, natuto ka na, nakatulong ka pa. At the same time, pwede mo na rin siyang pagkakitaan. Okay, kagaya nung siyang shinare ni Coach kanina, yung panglimang ano, yung pang-apat sa kapanglimang business model, which is yung selling your own digital product saka coaching. So kapag meron ka ng kaalaman tungkol doon, okay, pwede mo nang kumbaga pwede mo nang ma-turn yung knowledge mo, okay, or yung expertise mo into a profit. Okay, pwede mo na siyang pagkakitaan. So ang dami ng, hindi po imposible yon, napakadami ng nangyayari ngayon dito yan sa, dito lang sa Pilipinas. Ang daming ng mga coaches ngayon. Okay, hindi ibig sabihin na kami ni Coach Jay nasa online make money online niche or topic. Hindi ibig sabihin ganito rin yung gagawin mo. No. Kumbaga alamin mo yung passion mo, okay? Kung saan ka magaling, kung saan ka expert, doon ka mag-focus. Okay, kung hindi mo hilig yung pag-share ng mga idea kung paano kumita online, hilig mo magturo kung paano example, magpapayat. Okay? Parenting. Okay? So sa mga ganong topic, okay, pwede kang gumawa ng sarili mong course or coaching program in which sineshare mo yung knowledge mo. Okay? So siguro hanggang dito na lang tayo, Coach Jay. Maraming salamat ulit sa panonood at thank you sa pag-attend pala, okay, ng live stream ko sa pagiging guest speaker ko ngayon. Salamat at alam ko busy ka rin, so pero talagang salamat dahil pinagbigyan mo ako. Okay? So maraming salamat, Coach Jay. Thank you, bro. So sige, papaalam na kami ni Coach Jay. Salamat ulit sa panonood. Yung replay nasa YouTube channel ko lang at nasa Facebook page ko, okay? Sige, see you nga pala bukas ulit, okay, sa another segment ng ating Usapang Negosyo, okay, episode 5. Bye! Ayan.